Okay guys, ang topic natin ngayon ay ang pang-apat na safety device ni compressor motor. Ang pang-apat guys ay yung timer. Yung timer guys, nandito sa loob ng board or nandito sa control niya guys. Tingnan mo guys, pakita ko sa inyo. Yan, ibig sabihin guys, call on, gumagana yan. So ngayon, subukan natin i-switch off tapos i-on uli. Okay. Tapos i-on natin uli. And guys, hindi siya direct na nagbigay ng power supply papunta dun sa compressor. May 3 minutes siya bago niya i-switch on si compressor. May built into na timer guys. Pag mag-steady na yung call on guys, ibig sabihin nagbigay na siya ng power na ma-switch on si compressor. Okay guys, na meron siyang built-in na timer. For example guys, meron tayong fluctuation ng power supply o kaya paglaruan ng bata itong remote natin o control, i-switch off niya yung compressor tapos i-on uli. So, ibig sabihin, hindi siya agad-agad magbigay ng signal na gagana uli si compressor kahit kaka-switch off lang. Dahil, kailangan pa niyang protektahan si compressor, kailangan pa niyang maka-equalize yung pressure dun sa system natin bago siya magbigay ng signal na pagganahin niya si compressor. Okay guys. Ayan guys, nag-steady na yung call on, hindi na siya nagbi-blink. So ibig sabihin, nagbigay na siya ng signal na paganahin na si compressor. Okay? Tapos guys, yung ibang model guys, nandun sa board. Dito guys, itong klaseng board na to. Itong klaseng board na to guys, meron din siyang built-in na timer para sa safety ni compressor. Okay? Yung dilaw guys, ito pinasakababa, dilaw na ito, apat na wire. Yan yung supply papunta dun sa magnetic contactor natin. Okay? Kaya kahit i-switch off mo yung unit, tapos i-on mo uli, hindi agad mag-energize o gagana si compressor. Magbigay mo na siya ng 3 or 5 minutes bago niya paganahin si compressor. Itong dalawang or apat na wire sa baba guys, yan yung papunta ni contactor dito. Okay? Yan din ang ibang style guys. Yung timer natin naka built in nandito sa board natin. Okay? Tapos guys, yung isang style guys is ganito. Mostly guys, ginagamit namin tong timer na to. Siniseries namin pag wiring dun sa low pressure switch, high pressure switch, at saka overload protector dito sa mga control natin. Kasi guys, habang mag high pressure o low pressure yung unit natin guys, siya yung magbigay ng delay to energize the compressor guys. Kasi guys, mayroon tayong low at high pressure switch na automatic reset after a few seconds. Okay? Kaya i-delay niya kahit nag switch off si low pressure switch tapos nag on uli kasi automatic nga, i-delay niya ng mga ilang 3 minutes or 5 minutes. It's depend kung ilan ang siniset mo dito sa taas na to. 3 or 2 or 5 minutes. Okay guys? Yan yung another style paglagay ng time delay guys para sa safety ni compressor. Okay guys, pag bago ka lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Thank you guys!